Teacher Jen. Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa isang malayong puok. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bugtong na anak. Kaya lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Ngunit laging ikinakatwiran ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina. Kaya't pinabayaan na lang niya ang kanyang anak. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw, ngunit napabayaan dahil sa kalalaro. La 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 la! Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa, na pagsilbihan naman siya kahit paano ng anak. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya't napilitang si Pinang ang gumagawa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang pusporo. Tinanong ang kanyang ina kung nasan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Nayamot si Aling Rosa sa katatanong ng anak kaya't nawika nito. Nako, Pinang! Sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong ng tanong sa akin! Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina, ay di na umimik si Pinang. Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinatawag niya ang anak, ngunit walang sumasagot. Pinang! Pinang! Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling-galing na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pinang. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Nakita mo ba si Pinang? Hindi ko nakita si Pinang. Ngunit, naglakong parang bula si Pinang. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pinang. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ang halamang iyon. Nalagaan niyang mabuti hanggang sa ito'y magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa nang makita ang anyo ng bunga nito. Ito'y hugis ulo ng tao at napapalibutan ng mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang nasabi kay Pinang na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita ang kanyang hinahanap.
Tahimik na nanangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong pinang. Sa palipat-lipat sa bibig ng mga tao, ang pinang ay naging pinya. Gusto mo ba ng pinang? Binigyan ako ng pinya ni Aling Rosa. The end. Now it's your turn. What do you know? What do you do at home to help your parents with household chores? Aling Rosa got mad at her daughter and said things that she regretted. Have you ever said something that you've regret? What did you do to make it better? Great job, boys and girls! You were super fantastic! If you enjoyed this video, please like, subscribe, and share. Let me know in the comments below what else you would like to learn about the Philippines.